Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Susie and welcome back po sa Star Tarot. General reading ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. And maraming salamat din po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it. Cancer, God bless you all. We have the sun. Wow, Cancer, magliliwanag ang buhay ninyo sa ngayon. Mababalot ng liwanag, ng optimism, ng energy, ng vitality, no, ng swerte, ng material success ang buhay ninyo, Cancer. This is positive change coming in sa buhay ninyo. Ito yung magbabago ng kalakaran ng buhay ninyo ngayon, ang pakiramdam ninyo ng mga bagay-bagay, no? Na yung mga pangyayari sa buhay ninyo. And ito yung magbabago dito. And everything is going to be on the right place. O no, kung saan man sila dapat mapunta, nandun sila. Yung pakiramdam ninyo is going to be revitalized, kumbaga, optimistic, enthusiastic kayo sa ngayon. So, napakaganda lang kasi magiging, ano kayo dito, yung, ano man tawag dito, you are going to be wrapped around in happiness and success ngayon, Cancer. So, that is really beautiful. What else? Ito yung pinakamasayang energy, no, sa buong tarot deck. Kaya magiging masaya kayo. Maraming mga bagay ang mangyayari sa buhay ninyo na magbibigay saya sa inyo sa ngayon, Cancer. We have Six of Spring. Napakaganda rin ito, no? Yung kasayahan ninyo, maaring manggagaling din dito sa accomplishment ninyo sa trabaho, no? This is a rewarding job, rewarding career or business dito na talaga namang isi-celebrate ninyo ngayon, no? Maaaring merong ano dito, promotion ng iba sa inyo, pay raise, is a grant ng scholarship maybe to expand your knowledge, mga ganun, or maybe mabigyan kayo dito ng merit, no, for the job well done dito, Cancer. Ito na yung bunga ng inyong pinaghirapan, no, pagdating sa mga ganun, trabaho, career, negosyo, no? So, talagang you will be on the spotlight ngayon din, Cancer, kasi yung recognition na marireceive ninyo dito is like, mapapansin niya ng lahat ng tao. Yung trabahong ginawa ninyo, na pinagtagumpayan ninyo, you work hard for it, talaga namang mararecognize na yan ang mga bosses ninyo sa ngayon and your employer, no? Mabibigyan ka talaga dito ng reward for the job well done. Kasi maaaring matagal nyo talaga itong pinaghirapan, matagal ninyo itong pinagsikapan, and ngayon talaga makikita ng mga employer ninyo or ng boss ninyo kung gaano kayo nagtiyaga at naghirap sa trabahong ito. Kaya talagang masayang masaya sila para sa iyo, and ikaw din magiging masaya ka din because fruit of your hard work ito, no? We have another six of winter. Ayan. So, may synchronicity dito. We have double six, Cancer. Kaya please look up for the meaning of number 66 for more guidance. Pakitignan po ninyo yan sa Google, no? Ang dami ng resources online ang nag-i-explain ng mga ibig sabihin ng mga numbers na yan. Okay? So, six of winter naman, you are coming from a situation dito that is very challenging para sa iyo. And you are coming out of that situation na sa ngayon. And talaga magkakaroon ka na ngayon ng maluwag na paghinga. There is a sigh of relief mararamdaman kayo dito. You know why, Cancer? Maaring yung sitwasyon na to is dito sa trabaho ninyo. Maaring yung binigay na assignment sa inyo sa trabaho na talaga namang pagtatagumpayan ninyo ngayon is a really challenging situation para sa inyo. Maaring talagang pinigay ninyo ang utak ninyo dito, yung effort ninyo dito, talagang binuhos niyo ang lahat. It might be super difficult para sa iyo. Pero ngayon, no, you are coming out of that situation kasi
nagawa ninyo ng paraan na pagtagumpayan na ninyo or pagtatagumpayan nyo na dito. So you are talagang makakaramdam na kayo ngayon ng liwanag, kaliwanagan, kaluwagan sa pag-iisip at sa nararamdaman ninyo. So you're just going to face the light na ngayon and embrace, no, yung happiness and joy ng pagtatagumpay. No, Cancer, so this is really beautiful. For others of you, you know, meron din dito ng ano, a travel for some of you. Maaring yung travel na to is related pa rin, no, sa pagse-celebrate ninyo ng achievement na to. Maaring ganun ang ganap dito, Cancer. So that's a lot for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy, and welcome back po sa Star Tarot. General reading po ito, kaya hindi ito mag-resonate sa lahat. Maraming salamat din po sa inyawalang sama pagsuporta sa ating channel. I truly appreciate it. And God bless you all, Scorpio. And kung bago naman kayo rito, welcome po sa Star Tarot. Thank you. We have the world energy. Napakagandang paunang mensahe ninyo, Scorpio. Kasi, ano to, this is a time for successes. This is a time for material success, yung mga ganon. And there are, ano, things dito or mga endeavor na ninyo na magtatapos na because it's coming to its full circle na or it's coming to its completion. Kaya that is ano, a big congratulations for you, Scorpio. No? Mga long-term projects, mga kontrata, mga ganon, ano? Pag-aaral, yung mga ganon. Or maaaring mga endeavor ninyo na talaga namang matagal ninyong pinagtrabahuan nito. And maybe some of them, no, are coming to its completion na sa ngayon. Kaya, ano yan, time for success ninyo ngayon. Time for celebration, no? There are new chapters in your life na sisimula ninyo sa ngayon. Kasi parang magla-level up na kayo ngayon, ano? Yung mga magtatapos na ngayon, or nagtapos na ng mga ginawa ninyo before, you know, sa mga susunod ninyong gagawin, you are going to level up, no, dito. Kaya this is really a beautiful energy because you are, ano, coming from a successful endeavor and ngayon, you know, you can't wait to start another, no? Yun ang ganap para sa iba sa inyo, Scorpio. Yung parang excited kayo ngayon, more confident kayo ngayon, assertive sa mga susunod din yung gagawin. For others of you, Scorpio, there is also travel involved dito, no? May mga biyahe na gagawin ang iba sa inyo. Maybe that is related to business, to career, to trabaho ninyo, or to, ano, to siguro pasyal, yung mga ganun. The Sun energy, wow, napakagaganda naman ito. The Sun energy, Scorpio, this is the most uplifting, the most happy, the most vibrant energy. No, kaya magiging masaya ang lahat. Talagang there is ano dito, success, no? There is success, there is celebrations, there is financial and material success din dito, napakaganda, no? Babalutin ka dito ng liwanag and therefore magiging feeling vibrant ka, feeling optimistic, feeling enthusiastic, feeling happy, grateful, joyful, you know, talagang lahat ng masasaya at magagandang pangyayari o bagay ay maaaring dumating sa inyo around this time, Scorpio, no? Everything is like falling into its right place. Talaga namang magiging masaya ka dito. This is also about abundance. This is also about prosperity. Kaya kung ang pangangailangan ninyo is about sa pera, you know, magkakaroon na kayo niyan ngayon, no? Kung may mga problema pinagdadaanan ng iba sa inyo, Scorpio, you can expect that things are going to change now for the better. Makakahanap at makakahanap ka na ngayon ng solusyon sa inyong mga problema, no? Wala nang dark circumstances ngayon na hindi mo masusolusyonan, no? Magliliwanag na ang inyong buhay, magliliwanag
ang lahat. At kung meron ka mga challenging situations sa pinagdadaanan, that is going to be behind you from here on na, Scorpio. At papunta ka lang doon sa kung ano ang solusyon, kung ano ang sitwasyon na magiging masaya ka, magiging successful ka, doon lang, no? So that's beautiful. Scorpio, Princess of Spring, there are going to be opportunities coming in, no? Na maghahatid talaga sa iyo ng positive change, maghahatid sa iyo ng magagandang pagbabago dito sa buhay ninyo, no? So talaga naman parang meron ditong fresh start, ika nga, no? Because of your creative ideas, no? Dyan, sa kung ano man yung ano, yung dadating na opportunity, you'd be able to express yourself dito, your passion, kung ano talaga yung gusto ninyong ginagawa, at ang yung mga creative ideas ninyo ay maaaring dito ninyo mailalabas, no? Magkakaroon na siya ng platform, ika nga, no? Para ma-express ninyo talaga. So this is really a beautiful energy sa ngayon, Scorpio. Kaya overall, magiging masaya ka, no? So good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun and Rising and Venus sign. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. My name is Suzy and welcome back po sa Star Tarot. And a general reading po ito, kaya hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin nyo lang po kung ano ang sasakto sa inyong sitwasyon. Maraming salamat po. At kung bago naman kayo rito, welcome na welcome po kayo sa ating channel. I truly appreciate it and God bless you all, Pisces. Kung bago naman kayo rito, welcome po kayo rito. Una mensahe ni Pisces, we have the Prince of Spring. Napakaganda kasi meron dito mga bagong opportunity that are coming your way. No? And yung mga opportunity na to na parating sa inyo, iba't iba, maaring, you know, iba't ibang area ng buhay ninyo ang magkakaroon ng opportunity sa ngayon. However, yung mga opportunity na yan may require immediate attention, no? That may require immediate action. Hindi pwede dito yung pagdating ng opportunity, mamaya na, bukas na, sa isang araw ko na yan titignan, or i-aasikasuhin yung mga ganun, no, Pisces? Kung ano man ang parating na mga opportunity sa inyo, ano to, yung parang kailangan mo dito na umaksyon agad. Kailangan mo dito na tignan mo agad kung ano yung mga opportunities na yan, no? So, ganun ang ganap. What else? We have ego. Okay. Maaring ang iba sa inyo dito, Pisces, may mga ganap sa sarili ninyo na parang ine-entertain ninyo ngayon ng mga negative thoughts, no? Parang nandun tayo sa negative thinking process ngayon, ano, Pisces? Kaya parang kailangan nating isang tabi yan na ngayon, ano? Kailangan nating i-leave behind us na yung mga negative thinking na yan, procrastination, yung mga self-doubt na yan, because that is not going to help you move, no, from where you are now. No, kahit may mga ideas kayo na gusto ninyong gawin ng ganito, gusto ninyong maging successful sa trabaho, sa buhay in general, you know, but if you are not going to take action, if you are not going to do anything about it para masimulan ninyo, because maaring you're held back by negative thoughts, yung mga negative thinking ninyo yung pumipigil sa inyo or nagpe-prevent sa inyo para masimulan ninyo ang mga dapat ninyong gawin, you know, then you are not going anywhere, diba? Kaya parang yung sinasabi nito, break free from that negative thoughts ninyo, no? Because otherwise, you will be stuck, Pisces, kung nasaan man kayo ngayon. Kaya i-transmute natin yung mga negative thoughts na yan into positive ones. Focus tayo doon sa positive mindset lang, sa mga positive thoughts lang. Kasi yun ang tutulong sa atin para umusad tayo sa buhay. Diba? Yung mga negative thoughts na yan, yan ang laging pipigil sa'yo. No, pipigilan ka niyan para maging matagumpay ka, para maging masaya ka. Kaya we don't want that, 'di ba? Hindi natin gustong
pigilan tayo sa mga gusto nating gawin, lalong-lalo na kung yan ay magdadala sa atin sa tagumpay, yan ang magdadala sa atin sa joy, sa happiness, di ba? At yung card na to is a reminder for you, no? That is a reminder for you na ganyan ang sitwasyon, no? Maaring nag-negative thinking ka ngayon, kaya hindi ka nakakapag-move forward, no? Kaya that is a wake-up call for you na it's about time to break free from negative thinking, okay? Palitan natin yan ng negative thoughts. Palitan natin yan ng determination. Palitan natin yan ng drive, passion, you know? Para nang sa gayon ay mas maano tayo, mas ma-encourage tayo na mag-take action na sa ngayon and make things happen, no? Pisces, you also have two of summer. Ayan. So, maaring partnership, no? Ang parang maaring makagising din sa inyo dito na it's about time na to take action. Maaring meron dito mag-aaya sa'yo. Maaring meron mag-o-offer sa'yo dito ng collaboration. Maaring mag-o-offer sa'yo dito ng pakikipag-sosyo sa negosyo. You know, someone is going to push you out of negative thinking process, no? Para ma-encourage ka, mainganyo ka, parang ganun na magsimula ka ng mag-take action. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, huwag ka nang mag-procrastinate, huwag ka nang mag-doubt sa sarili mo or sa mga kakayanan mo, no? Maaari din ang iba sa inyo dito, this is partnership in love, no? Maari din ganon. Maaring may love connection na papasukin ngayon si Pisces or merong mabubuong love connection between you and another person, no? Kung meron kang gustong ligawan, you know, iniisip mo na gusto ko to si kung sino man yan, no? And kaya lang, baka ganito, baka ganyan, no? Maari may mga ganong ganap, but it feels like to me na mas mamamayani sa inyo dito ang kagustuhan, no? Ang kagustuhan ninyo na mangyari kung ano man ang gusto ninyo. Mangyari kung ano man ang ini-envision ninyo para sa sarili ninyo. At matatabunan ang mga negative thinking na yan with positive thoughts, no? So, good luck, Pisces. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.